Blacklist International. Look at this. Legend has it that until now, Wycliffe is still taking the orange pa. Kaka-orange pa pala. Oh my gosh. Ito si Hit, nakita ni Eson, nagkakabatuhan na nga. Pero syempre, dalawang tank yan. Walang mangyayari sa clash na yun. Mini clash, turtle ang target ng Omega. Slowly working on this turtle. Walang ready para sa Blacklist International for this. And easy turtle para sa side ng Omega. Kaya naman, the Omega has to be careful. Kasi pag si Fullclip nag-pop off, na opo, matakot na kayo. And very conditional nga lang mangyayari yun. Bot lane. Okay. Easy po mabawi. Binabawian rather ni Killer. Yeah. Eh so nag actually kinontrol lang si Haze. Katulad nga ng I think na mention ko to before. Mm-hmm. Can't remember if I was with you. Pero bawat player may sariling ano eh. Selena skin. Bawat Selena player may sariling skin of choice. Ah, wala yan. Spongy niya ata. Si ano eh. Si Haze eto, maid outfit yung gusto niya. Ako, meron akong ano dyan eh. Parang ano yan eh. Advantage. May advantage eh, no? Yung arrow nito medyo... Mahirap makita. Eh. Correct, pansin nyo mamaya yung arrow nitong... Ano ah. Pag gumigewang eh. Oo. Tama, ito. Animation eh. Nasa animation. Look at this. Ay, wala. Sumaba yung laban! 1v1 na naman. Killer versus Kurt Kizzy. Sino mas matiga sa kanilang dalawa? Itong dalawa to, ilang beses rin naglaban before. For sure. By the way, had GC versus Killer. Dating teammates, right? Oo nga, wala, this no? This will be also a battle but Killer. Nakasabi ni Kurt Kizzy. Bakal ka muna, kuya. Ako muna, eto. Mukhang ginagawa nila si Fullclip. Napaforce na yung Zaman Force. It rhymes. Inaforced ang Zaman Force. Oo nga, no? There we go, though. Si had GC, syempre, makakuha na ng retribution. Level advantage, man. Level 8. Papuntang level 9, magsi-7 pa lang si Fullclip. Talk about level gap. Mm. Tapos, bigla na lang nasa bot para mag-push. 13,000 na ang pera ng Omega, 11K pa lang sa Blacklist International. Ito yung pinaliwanag ko kanina, pag nakalamang ang Ling sa early game, di mo, jungle, straight to tower, tapos balik sa jungle, ang bilis. Di ba? It's just what you want. Especially if online yung bot, yung purple bot. Oh. And turtle, by the way, ang bilis pa-clear nun. This is bad para sa Blacklist International. Napaka-strategic, tactical nung kanilang game number one. But seems like Omega are winning this battle. Buti na lang nakuha ni Fullclip. Pero sabi ni HGZ, wala akong pake dyan. Turtle ang kukunin ko. Solo take. HGZ is unstoppable. Unchecked by Blacklist International. And there's very little that they can do. Si Eson lang yung kayang mag-lock in on this link. Ooh. And... again, crowd control na naman ang kulang. May nahuli sila si Ace. That's gonna be good. Sa mabilis na take na mula sa Blacklist International. Ano pa sila ng follow-up? Nag-aabang, nag-ahanap ng makapipitas. Pero yung Omega, nag-back na lang. Smartly, hindi na sila lalaban sa point na yun. Yep, smartly. I really like what you're seeing here though. For Cortese, obviously, he's also just sustaining against Killer. Kahit na sabi nga, na-nerf na to. You know, na-nerf na tong hero na to. Lumalaban pa rin. And of course, still on Blacklist, hindi din sa super behind. 3K gold lead at 6.5 minutes, di pa malaki yun. Yeah. Oh, Yuzong kill, top lane. Samantala, bottom lane naman. Trend na si Khalid, they took a lot of time, pero nakuha pa rin nila, that's all that matters. Fullclip, still yet to get yung kanyang purple buff, pero at least meron siyang Calamity Reaper at 6 minutes and 50 seconds. Baka pwede lumaban, tumama yung pana dito kay Eson, pero makunat-kunat naman. Kukontra ba? Ang Sen Omega, hindi kasi si Mr. Fundamental Heat na doon at sabi ni Fulgit, oh my god, finally, pero hindi pa rin. Iko-contest pa rin na Omega, nandito na si Ajizi. Sabi niya, bawal ka dyan, pre. Hindi, pre. Akin yan. Off-limits. Off-limits. Nakapag-push na ng Tori ang Omega sa may kuha pa ng purple buff. Bawal kayo dito, sabi ng Omega. And again, another denied purple buff means na babagal lalo ang gameplay ng Blacklist International considering ang carry na pinili nila ay isang mage na you know, ang bilis yung matake pero technically mage pa rin talaga eh. Mage talaga si Harry. Yeah. So, Haze, sino nakakuha na? Sino naka... Ayun, si Fullclip naman na nakakuha nung green at least. Yan, sabi ng Omega, tatapusin namin kayo. Third turtle. Exactly. Easily gonna be look taken. At this. Ginoo na kasi Eson, pero na pa-flicker pa takbo. Kaso yung Blacklist, dahil nga doon, nabawasan sila, sabi nila, hindi na natin pwedeng contest etong turtle. Sinimula na ni Khalid, bakit pababa na pala dito ang Ling.
easy peasy para sa Omega to take this third turtle. At yun yung draft na ginawa ng Omega. Strong against buffs, si Lina Baksha. Strong against turtle din. Malakas din mag-zone against the good champion. Exactly. Killer, Otred Inferno, hindi siya mag-survive doon. Kahit may Tore pa, Ajizi nakokontrol at yun na nga. Finally, napatay at nataya nila si Ajizi. At the expense of Killer, Full Clip sa may top lane, going for Haze, pero may dash pata hit. Ayun na nga, napigilan na si Full Clip. In fact, go pa nga, pero may contra dito si Edward para tulungan niya kanya kuya Eson. Looking for ejector play. Aqua, nandito na rin, nakabang, nurse the knock-up. Hindi pa nila i-commit. Nandito si Curtizzi, feathered airstrike para pauwiin yung Blacklist International. And Omega, hindi na sila magsasuffer ng kahit anong loss. Ito yung mga gusto ko na nakikita na in a way, nagbaback sila. Pero in also, tinatry nila i-save yung service. Pero hindi sila nag-audition. Exactly. Hindi siya audition and they are keeping it together. They're yeah. still keeping it together. And basically, tinatreten mo lang yung kalaban mo by numbers. No? So at least at this point, Full Clip, baka pwede siyang lumaban since meron naman si Aqua as a frontline. Pero takot pa rin sila mag-engage at this point. Kasi I, tingin ko, tingin ng Blacklist, hindi pa nila naabot yung threshold na kailangan. Pumapantay sila halos sa Golda. Oh nga eh, yun nga rin surprising. Very surprising. And Full Clip, trying to go for this, pero kinokontest na naman. Grabe, every round na lang, every 2 minutes na lang. Ayaw talaga ibigay. Ayaw talagang ibigay. Lagi may laban dito. Heath is here. Everybody, lahat na. Eson, ako po na pabalikan pala yung clear. Lumalaban yata, pero may brother airstrike mula sa Omega. Black Dragon form, going for Hajizi. Trying control the Ling. Pero yun na, naku po na pati na yun. Yung purple buff, pati na rin yung Thams. And Blacklist International will lose more kasi wala rin si Full Clip. Hindi rin siya handa nung moment na yun. Yep. Oh nahuli my God! Nahuli pa nga! Igogo ba? Mukhang itatry nila pero may Zaman Force pala yun. Tumama yung pana. Yung Tore na patumba. Samantala may Feather Destruct. Apkate! At yun na nga! Damage ni Haze! Hapman! Half amazing! Tumatama na naman yung pana. This is a hero na hindi mo talaga pwedeng ibigay sa Omega. Absolutely. Ito na nga yun. And the map control that they're getting, aware na aware sila kung nasa ng Blacklist bawat minuto ng laro at laging may clash sa purple buff. Talagang ayaw nilang ibigay. And alam nila yung win condition din ng Blacklist. They know na dependent sa buff na yun ang hari. At hindi na lahat talaga na ibibigay. Every time, planado, parang 15 seconds bago pa mag-spawn yung buff. On the way na, no? On the way na sila. Oo. Yung nakakatakot dito sa Omega. Again, very, very smart gameplay and reading Blacklist like a book. Exactly. Another one. Dito na naman. Dito talaga yung ano nila, no? Dito yung boxing ring. Ito yun eh. This is our arena. Ay, beautiful. Ako po. Ito na. Grabbing exposure ng Realme logo dito, chef. Oo, yung bigit ng gitna ng laban lagi. Sulit na sulit. Itong manakit. Ito, Blacklist. I really commend Blacklist for keep trying. Talagang sticking to their win condition of keep Full Clip alive. Kahit masakripisyo na yung time ng ibang miyembro nila. And the gold is definitely making a bigger difference at this point. Yes. We can see si Heath nandito. Eso, looking for angles. Si Toshi, tinigilagan ni Feather Dare Strike. You have to take note. Core ang ating Farsa. So, makate ng mga Feather Dare Strike na yan. Makate, ha? Ano naman? The Realme Arena. Ng gitna, oh. The Realme Arena. Realme Arena. Ito na yun, eh. Ito dito na. Dito na kasi na naglalaban. Nakakuha ng small buff si Full Clip. And looks like the Lord. Hindi talaga. Ito na. Pakilan na ba to? Round 6? Round 6 yata. Oh, round 6. Round number 6. You ready? You ready? Napupunta pa rin sa Omega. Yep. Still gonna be an Omega buff here. Na-miss na daw ni Harik yung purple buff. Man. Oh, si Full Clip. Papapay. Gutom na gutom siya sa purple buff. He's getting really bullied in this game. Exactly. Pero may Lord take. And Omega, poising for this. Feathered airstrike. Si Eson, try niya i-control. Ito na rin sa Aqua. Pero si Eson na mabibigyan. Nice flicker to the left. Para hindi siya mapatay. Aqua still trying to go to the backlines. Mag-peel. Pero wala siyang naaabutan dito. In fact, nakakite siya. Nakokontrol. Napag-tripan na rin ang Omega. 5 versus 1. Walang mabubuhay doon. Man. For sure. At ngayon, Omega, round 2 yata sa buff. That was sa a Lord. Big mistake there. I think Aqua might have overextended himself in that fight. Now, because of that man down, kayang-kaya mag-go ng Omega dito. 5v5 nga, medyo eagles na yung Blacklist. Exactly. Paano pa ngayon, man down ang kanan? So,
don't know, this is going to be easy Lord, no contest whatsoever. And the goalie is going to get bigger, but at least, you know what, I still think Killer is doing a very good job in trying to keep the top lane in their favor, but Jeezy. For his old teammate here. Ooh, nice dodge mo na kay Killer. May Cotterit Inferno trying to survive pero kulang na kulang. Tempest of Blades nandyan. Yun yung overturn para tumulong pero kulang pa rin. Ang depensa ng Blacklist International. And imagine if kung ano to, kung si Edward naka-Farsa at that point, that would have been a completely different story. Oh, ito na nga yung dash. Hinampas na ng Lord. Tumatama na rin yung mga pana. Yata, Eson, nagkanta ng kanyang ejector pero may further strike. In comes the Dragon Form. Tumay ang defense ang Blacklist International. Napapalayo din sa Revitalize pero nasasaktan pa rin sila. Aqua trying to take the Lord and will be successful in doing so. Eson, ang ganda naman ng ejector na yun. Exactly. Mula kay Eson. Na-try pa rin. Si AGC, feathered airstrike. Sabay back ang Blacklist International. Wala sila magawa. Dalawang Torre, bigla ang nawala para sa Blacklist International. Yeah, good effort to go to stop the three lane push, by the way. Three lane push ang nagaganap doon, mga kaibigan. Kaya hirap din mag-allocate ang Blacklist. Ooh. Here comes the third. Third turret. Ang huling torre ng Blacklist International. Mapapatumba na. Yung Omega sabi nila, mamba out. Bigla. What? Not wasting any single second doon. And I think that is fine. No need to go overextend. I think kailangan natanggapin ng Blacklist that they really lost their inhibitors at that point. And since no one was dying on Omega, sobrang daling magbumalik. Sobrang daling umikot, switch from lane to lane, and very limited yung galaw na pwedeng gawin ng Blacklist ngayon sa loob ng base nila. Yeah. You can see now, nagsastruggle yung Blacklist International dahil sa kanilang mga galaw. At yung draft din nila, hirap laban sa Omega. Ito yung dahilan kung bakit natin sinasabi na yung perfect combinations nag-exist sila. Mm-hmm. We can see that from Omega. Ngayon, paano na natapusin? Pero may magandang burst out with the Yinyang overturn mula kay Edward. Shutdown nga lang doon. Aqua, sumasayaw yung dragon natin. As they will try to take another one. Pero kulang pa rin sila ng damage dito. They have to be careful. Pati yung mga minions din, kailangan nilang isipin. Ganun ang kuha ni Edward doon exactly. sa force na yun. Exactly what they needed. To stop the push. Edward has been that guy talaga na you have to watch out for kung Blacklist International ang usapan. Naglaro bilang core all throughout MPL Season 6 group stages. No kanyang intro sa MPL Season 5, siya ay support. At ngayon, back sa supporting role na Mage, Aqua, trying to survive. Top lane ng gusto na Omega dito. Ina-atake na nila. Pana, walang tatamaan. Hajizi on the walls. Wala na rin talon. Blacklist International will live to see another day. And they're still keeping their base alive. Mataas ang crowd control capabilities ng Blacklist. So, kaya nilang iprolong to. Basta kompleto ang kanilang mga miyembro. At kita nyo naman, hindi naman kulang ng burst si Edward in case na may mamisposition sa Omega. So, pwede pa nilang mapatagal to. And ang problema ko lang doon is, lalamang kaya ang Blacklist pag tumagal yung game to. That's very unlikely for me. That's or makahabol si Full Clip sa gamit. Pwede. We'll see. Diba? Pag nakahabol si Full Clip. Pag tinanong mo ang mga professional players, mga mages, sinasabi nila, hindi, maganda sa late game pa rin ang Harry. That's how they feel. Mm. And it's weird kasi alam natin na mage siya, di ba? Exactly. But given the right conditions, kung ikaw nga naman ay nakakapag-zigzag gamit ng Chrono Dash. Halos walang cooldown, di ba? Max CDR items, max damage items. Yes. You can still do a lot. But will it happen, Rahal? Yun ang tanong. If ever, paano nila papatagal ito? That's my question sir. Spam wave clear. Again, clear lang. Make sure na hindi mag-easy Lord ang Omega. Or else, yun na yun. Pag nag-charge in na yung Lord na to, ang sakit nung paa na, man. Iyap kalahati agad si Footlip with the arrow and a trap. Arrow and a trap. Lord, pinapalabas nila ang Blacklist International. Hinahampas yung Lord. Drawing it out. Farsa, ang sakit. Eso natutunaw. Immortality pop. Pagkabuhay, ayun, madadali. Pero may flicker muna. At tinutulungan nga naman ang kanyang mga tropa. Aqua is here as well. Wow. Good disengage. Good disengage. Napakaganda. Saving private Eso. Exactly. Sa Blacklist International. Again, alam kasi nilang, sige, mag-burn tayo ng skills. Basta huwag tayong mamatay. Matagal, babalik yan. Pag nakadali. And ito na. Here we go. Nandito na sila Aqua pero masyado yata silang late. Yun na nga. Sabay-back na yung Blacklist International. Lord taken by Omega already. Nice dodge. Pero mukhang nalugi pa lalo si Eson.
Minus 1 agad, the Blacklist International. Sabi ng Omega, it's our time. They can feel it. Tumaba pa yung pana na yun. That ayun is na. Feathered Airstrike. Ang kate. Sinasabi natin tong combo na to kanina. Ayun na pa yan. Oh my And God. And buti na lang. Buti lang malayo siya. Kasi max rage, isa lang talaga. Tama. Pero kung malapit si Fullclip doon, na-olupin it. Oh man. No! Duplisan no. Isang duplis. Natin na. May Lord nang kasama dito sa gitna. Nandito na rin si Hit. Kumukulog na. Nag-go dito si Killer. Further, actually, further is like, ay wala pa. Pero ang start red Zapat Force kulang na kulang. Kinakarambola sa gitna with Aqua. Pero kulang pa rin ang sustain na Blacklist International. Patay na yung Yuzong Killer solo. Full clip na double kill pa. That's gonna be it for sure. Game 3 belongs to Omega.